Saan kayo kukuha ng murang collagen mula sa pagkain? Kailangan natin ang mga pagkain pampadami ng collagen. Ano ba itong collagen? Ang collagen, protina ito. So pag kumain tayo ng protina, nagiging amino acids, tapos magkukumpol yan, magugrupo, at gagawa ng helix. So magsisimula na siyang gumawa ng collagen. Pero kailangan ng tulong ng mga vitamin C, zinc, copper, manganese, at iba pang mga bitamina at mineral mula sa pagkain. So, ang trabaho ng collagen ay para gumawa ng bagong selula dun sa dermis o dun sa gitnang layer ng ating balat para mapalitan na yung mga namatay or dead skin cells. Ang trabaho niya para mas matibay at mas elastic, parang goma, ang balat ng isang tao. So, ang collagen, siya yung gumagawa. Nandun yun sa ating buto, muscle, blood, skin. So, nandyan yan sa ating mata, kasukasuan, tenga, buto, muscle. Okay. Pero, pag edad natin, bumababa na yan or hindi na nagpo-produce. Actually, limang klase ang ating collagen. Merong type 1, ito yung pinakamaraming nakikita. So, elastic cartilage, para sa kasukasuan support, butong mura, yan, buto, tendons, ligaments, kasukasuan. Meron ding type 2, katulad dong nasa tenga natin. Ito yung mga mas malalambot o itatawag nating elastic cartilage at nandun din sa ating mga kasukasuan. Type 3, ito yung nasa muscle, ugat, arteries, organs. Meron ding type 4, ito naman yung nasa skin layer. So, ito yung mga nasa balat. At type 5, ito yung nasa cornea ng mata natin, balat, buhok, inuna ng bata, yung placenta. So, ano nangyayari kapag umedad ang isang tao? So, kapag umedad tayo, mabilis nang mag-breakdown yung ating collagen. So, mas mababang kalidad na ang nabubuong collagen, lalo na kapag menopause or edad 60. So, anong sintomas pag mababa na yung level ng ating collagen? Syempre, yung balat natin, wrinkled na or kulubot. Ito, diba? Batang balat. Pagdating natin ng 40s, 45, ayan, nagsimula ng mag-wrinkles, mas dry na, nagkaka-age spots na. Tapos, pag 55 years, pag menopause na, mas malalim pa yung ating wrinkles. At saka, ang kasama nun, mas lumiliit yung muscle, hindi na flexible yung kasukasuan natin, may rayuma na, sintomas ng rayuma, osteoarthritis, kasi yung osteoarthritis sa pag-edad yan eh. Kaya lang kasi, yung ibang mga tao, pag naninigarilyo, mas lalong bababa ang paggawa o level ng collagen nila. Tapos, syempre, merong ultraviolet rays, lagi nagpapaaraw. Tapos yung mga kinakain, hindi naman nakakatulong sa paggawa ng collagen. Yung laging mga fast food. So, nakakaapekto yan sa paggawa ng collagen. Gusto natin, syempre, di ba, libreng collagen eh. Although, yung mga pagkain, hindi talaga, pag kumain ka ng mga pagkain ito, hindi talaga diretso tataas yung inyong collagen. Pero pag kinain nyo yung mga ingredients para makagawa ng collagen mula sa pagkain na kakainin ninyo, so bilang parte ng healthy diet ninyo, mas makakagawa or mas tutulong itong gumawa ng collagen. So maraming mga nakakatulong tulad ng vitamin C, mga antioxidants. Ito talaga, vitamin C, yan. Yung proline, glycine, mga protina yan. Zinc, ito, pampalakas ng immunity, tsaka copper. So, i-discuss natin isa-isa. Pag sinabing vitamin C, talandan, mataas yan. Syempre, ang pinakamataas talaga, bayabas, tsaka bell pepper. So, yan yung mga example, yung mga berries natin, patatas, nakakatulong yan. Amino acid or protina, proline, katulad ng mga kabute. Yan, mayaman yan. Kabute, repolyo, mani, isda, puti ng itlog, karne,
yan yung mga source ng proline. Pag glycine naman, amino acids din yan. Karne, manok, isda. Isama na rin natin yung balat ng ating pork, pero tanggalan nyo ng taba. Tapos mani, yan, source ng glycine yan. Copper, kailangan din natin ang mineral na copper. Nanggagaling yun sa atay. Atay, mushroom, lamang dagat, berdeng dahon ng gulay. Diyan natin makukuha. Pag nuts and seeds, syempre, kasoy, mani, buto ng kalabasa, yun ang mga tokwa, isama natin dyan, pagkukunan natin ng copper. Zinc, kailangan natin ng zinc, syempre sa labang dagat na oyster, sa mga karne, tapos pwede din sa manok at saka sa chicken liver. So, nuts, broccoli, berdeng dahon, gatas, munggo, kasama yan. So, zinc ang tumutulong para dumami ang paggawa ng collagen. Meron po mga supplements, pero hindi pa marami ang pag-aaral sa tunay na epekto ng supplements. So, kulang pa. Hindi talaga natin masabi. Kasi konti pa yung pag-aaral. Pero, meron mga pagkain pwedeng kainin. Yung mga natural, total kakain na rin lang naman kayo. Gusto natin yung mga murang sources na magagamit natin. Lalo na doon sa mga nanay na pupunta sa palengke. Siyempre, hindi naman natin sinasabi lagi na kumain ng karne. Pero, nakita nila, di ba pag nagtitipid, yung mga buto-buto ng karne at saka ng pork, ng chicken, huwag nyo pong itatapon yan. Tsaka mura yan eh. Yan, kasi mas mabilis ma-absorb yung collagen na manggagaling dyan. So, mas na-absorb ng katawan. So, kung merong mga buto-buto, isama nyo doon sa inyong sabaw. Isda, maganda ding source. Isda at lamang dagat, nandun sa balat ng isda ang type 1 collagen. Manok. Yung mga manok, lalo na yung mga chicken feet, yung mga Adidas, mura lang yan, ha? Type 2 collagen ang makukuha nyo dyan. Sa karne, type 1 at type 2 collagen, yung mga ribs, yung mga medyo matitigas na parte na maraming mga tendon, doon nakukuha yung mas maraming collagen. Nandun sa balat, doon sa buto, butong mura ng mga pork at saka ng karne. Puti ng itlog, maraming amino acid yan na proline, so nagiging collagen. Pagdating naman dun sa mga prutas, vitamin C, tapos yung mga dalandan, calamansi, dayap, berries, sa atin strawberry lang ang meron, so nakakatulong din yan. Alam nyo yung bawang, malaki din ang tulong niyan sa paggawa ng collagen kasi meron siyang sulfur. Sa atin yung nuts, ano, kasoy, mani, berries, pero itong garlic kasi meron nga siyang sulfur. So, nagkakaroon ng taurine tsaka lipid. So, pang-rebuild ng damage na collagen. Basta yung pamilya ng allium. So, ito yung mga dahon ng sibuyas, bawang. Yan yung mga sources. So, ang dami nating pwedeng kainin para tumaas yung ating collagen. Pag pork ha, may protein, amino acid, glycine, tanggalin nyo na lang yung taba. Tapos lamang dagat. So, ito po yung mga murang source ng collagen para sa ating mga nanay na magluluto. Maraming salamat po.